San Marcelino. Magkita-kita tayo lahat sa impyerno. This is a paying patient. Samantalang yung mga naghihintay dyan, naghihintay pa ng ayuda sa kung sinong politiko or social welfare. So gawin nyo ng paraan, unahin nyo to. Gagaling! Uunahin nyo pa yung may pera! After this chaos, kakausapin ko yung babaeng yan. And kapag nakastrike 3 siya sa akin, sa labas siya ng Apex pupulutin. Nakahalap ng ating programa ang CCTV footage kung saan nakita ang suspect. Yung bomber po ng San Marcelino, nandito po siya! Are you sure? Opo, ma'am! Nakita ko po sa news yung CCTV footage. Parehong-pareho po yung suot nila. Pinagtitripan mo ba ako? Gumaganti ka ba dahil napagalitan kita kanina o napagsabihan? Ma'am, wala pong ganun. Nasaan na yung waiver? Actually, sir, may bond paper na. Kaso naubusan po pala kami ng ink. Kuya, hindi ka pa po pwedeng umalis. Ang kulit mo, no? Kanina ka pa eh. Kuya, bakit mo ginawa yun? Hindi kayo matututo hanggat hindi kayo natutuwa ng leksyon. Alam mo sa buhay, lahat ng aksyon may karampatang parusa. Mas pinili nyo na gamutin ang mas may pera kaysa sa aming mga nangangailangan. Ngayon malalaman nyo na walang kwenta yung pera pagdating sa kamatayan. Grabe! Ang hektik sa loob. We haven't had these many patients in a while. Kuya! Wait, is that Annalyn? Why, yes. Why is he chasing that man? Kuya, kami ginawa mo! Abong ako! I think yun yung iniisip niya ng bomba dun sa SMGH. Eh, wala naman siyang proof. Dali-dali, videohan mo. Wait. Oh my gosh! Looks like a disciplinary case waiting to happen. Send me that video, ah. I-send ko sa group chat ng Apex. Para pag nagreklamo yung tinakal niya, meron time proof ng katangahan ni Annalyn. Ano ba? Huwag kang tanga, doktora. Maligtas mo sarili mo. You're not going anywhere! Annalyn! Ma'am, salamat po. Naniwala po kayo sa akin. Salamat po. Grabe talaga yung Annalyn Santos, no? Kala mo katangkaran, kala mo duklok yung height eh. Ang tapang talagang humaharang sugod ng sugod dun sa mami. Ito naman, ang sabihin nyo, hero talaga ang lola nyo. Walang bomba-bomba kay ate. Ay nako, sinabi nyo pa. Hindi kagaya ng iba dyan, imbis na tumulong, gusto kong sirahan si Doktora Annalyn. Pinariringgan nyo ba kami? Oo. Bakit? Di ba kayo naman na nag-send ng video ni Annalyn sa group chat para siraan siya? Napanood niyo yung video, di ba? Nang wrestling na tao si Annalyn. Kahit sino makakita ng video, iisipin may mali doon sa doktor na nang wrestling. Dapat nga, nagpasalamat pa si Annalyn. Well, yes, Doc. Pero, di ba alam din naman ni Doktora Tanyag na pinaghihinalaan na ni Doktora Santos yung tao? Pero ano? Ni hindi man lang niya binigyan ng benefit of the doubt. Ni hindi man lang niya tinulungan. Malay ko ba kung niluloko niya lang ako? You all know our history. Yes! Alam namin na may history kayo. At alam naman ang lahat na walang history ng pagsisinungaling si Annalyn. Ikaw, marami. Ay! Madulas yun sa akin. Mas makabibig mo ba? Fairness.
Well, actually, the minute I found out that the bomber was in our hospital, I immediately sprung out into action and talked to my security officers. Doktora, we saw in the video po kung paano nyo hinabol yung suspect. What made you do that? Adrenaline rush na lang din po siguro. Maraming salamat, Doktora, at sa inyo na rin, Ma'am Giselle. Dahil sa inyo, mabibigyan na ng hustisya ang mga biktima ng pagsabog sa San Marcelino General Hospital. Salamat po sa inyo. Salamat din. Salamat. Salamat sa oras nyo. On a side note po, totoo po ba na you two are related? Well, yes. She's the daughter of my brother, Dr. Tanyag. So, therefore, she's my niece. And of course, we are very proud to have one of the best and bravest young doctors here at Apex Medical Hospital. That's true. So, thank you for your time. Thank you for thank your you time. For, thank appreciate you for the thank you. Salamat po. Bye-bye. Thank you. Thank you, thank you, thank you. And guard, please assist them and make sure they have a safe exit. Thank you. Thank you, guard. Miss Giselle? Salamat po kasi naniwala po kayo sa akin kanina. Oh. Before you get any ideas, let me be clear. You just got lucky, Annalyn. You must remember, ikaw ang nagpapasok nung bomber dito sa ospital ko. And if you were not able to identify that person immediately, he could have endangered the lives of many other people in this hospital. Don't also think na porke inamin ko na pamangking kita, eh pwede mo nang gawin ang kahit na anong gusto mong gawin sa ospital ko. Ma'am, wala naman po ako naiisip na ganun. Very well then. Mabuti na lang nag-viral yung video mo. As a super Dr. Annalyn Santos, darling of the press. Dahil kung hindi, tuloy ang sanction mo. Okay? Viral na, Doktora. Regan? Kain tayo. Alam mo, hindi mo naintindihin yung masungit mong tsahin. Kasi naman, kakakilala lang namin tapos ginajudge yun ako agad. Actually, si Zoe nga yung kinakapihan nun eh. Eh kasi eh. Kasi anak daw ako sa labas. Alam mo, Dok, hindi mo naman kailangan ng kakampi. Dami kaya namin kakampi mo. Alam mo, Dok, sa totoo lang, botong-boto nga pamilya ko sa'yo. Boto-boto po nagsasabi mo? Sorry, akin. Akala ko kasi future natin yung pinag-usapan eh. Dami mong alam. Hoy, tawa na yan. Duh! Sungit-sungit naman na ito. Pero alam mo, Dok, ang dahil sa'yo, nahuli yung bomber. Eh, wala na siyang mabibiktima na iba. Well, personal rin naman kasi yung rason niya kung bakit niya binomba yung San Marcelino. Kaya sa tingin ko, hindi na rin mabibiktima ng iba yun. Sana. Sana. Ba't ka nga pala nandito? Ah. Eh, alam ko kasing toxic ka na eh, kaya dinala kita ng pang-parelax. Uy, pero thank you ah. Alam mo, favorite ko talaga ito eh. Nare-relax talaga ako dito. Hindi yan. Ito ang kabugian ko. Alam mo, yabang mo. Mukha ko sapin. Nakakainis. Grabe ka naman sa akin. Alam mo, Dok, dahil sir, sanay na ako ma-friendzone. Hindi na ako nasasaktan.
Buti naman. Yo. Sungit. Pero, thank you ah. Kasi, kamaan din talaga yung pakiramdam ko dahil sa'yo. Ikaw pa ba? Doktora Annalyn Santos? Opo, ako nga po. Bakit po? Doktora Annalyn, nagpapasalamat po ako sa inyo. Kundi dahil sa inyo, hindi mabibigyan ng hustisya ang mga pamilya namin. Nga po nga naman. Tita, can we talk? Whatever it is, Zoe, make it fast. I'm busy. Okay, then I'll go straight to my point. Akala ko ba ayaw mo kay Annalyn na namumuro na siya sa'yo? Ang sabi mo pa nga, pag naka-strike 3 na siya, sa labas siya ng Apex pupulutin. Then why all of a sudden, pinakalala mo siya as your pamangkin sa interview? Did you watch the interview? I didn't have a choice. Alam nga namang itanggi ko siya na napamangkin ko samantalang alam ng lahat ng tao na anak siya ng daddy mo. But you also said she's one of our best doctors. So what did you want me to say? Napalpak siyang doktor? Samantalang pinupuri siya ng lahat, ginagawa siyang hero? And wait a minute! Bakit mo ba kine-question ang mga desisyon ko? Hindi ibig sabihin na porke pamangkin kita, you have the right to do so. And let me just remind you, Zoe. As far as everyone in this hospital is concerned, I own and run this hospital. And as far as the four walls of this building are concerned, you're just one of my minions. Pero tita... Get out. Get out! Pag nagka-problema po, tawagan niyo lang po ako. Yes, ma'am. Why is this man still in my hospital? Sensya na po, ma'am. Yan po ang utos sa itaas. I-hold daw muna siya dito habang meron pa siyang sugat. Halos lahat ng pasyente sa ER dahil lang sa kanya? You know what? Kung alam ko lang na ikaw yung bomber, dapat hindi na kita tinanggap sa ospital ko. Seryoso ka ba? Di ba tinanggihan mo na nga ako, sabi mo puno kayo? Pero pag may pera, mayaman, pinapapasok nyo, inuunan nyo, ginagamot nyo para lang makapunta sa party. Pare-pareho lang talaga kayong mga namumuno sa ospital eh. Mga mukhang pera. Because health is a business. Kahit naman magpagamot ka sa albularyo eh, hindi ba magpapabayad din sila? Alam ko. Oh. O kaya nga nagbayad ang mga taga San Marcelino dahil mukha silang pera. At patikin pa lang yan sa nangyari sa kanila. Dahil meron pang isang pagsabog. Boom! Anak, napanood ko yung video mo. Anak naman, bakit naman hinabol mo yung mama na nambomba dyan sa ospital? Bakit mo naman ginawa yun? Enay, kriminal po yun. Kapag hindi ko po yung pinigilan, eh di ba kamamaya kung ano po nangyari sa mga tao dito, di ba? Anak, eh paano kung nasaktan ka, ha? Ikaw na mismo nagsabi eh, kriminal yung taong yun. Paano kung napahamak ka? Pero, Nay... Anak, naiintindihan ko na gusto mong tumulong. Pero anak naman, huwag mo naman ilalagay sa peligro yung buhay mo! Anak naman, isipin mo naman yung sarili mo. Ayaw mong isipin yung sarili mo, isipin mo ako. Kapag may nangyaring masama sa'yo, hindi ko kakayanin, anak. Huwag ka na po mag-alala, Nay. Hindi na po mauulit, okay? Eh, talagang hindi na mauulit! Anak, humingi ka ng tulong sa ibang tao. Anak, isipin mo naman ha, hindi mo responsibilidad ng lahat ng tao sa mundong ito. Opo, Nay. Huwag ka na pong magalit. Anak, hindi ako nagagalit, ha? Nag-aalala lang ako para sa'yo. Mag-ingat ka naman. Okay po, Nay.
Sige na po, Nay. May kami pa po kasi akong pasyente eh. Love you. Sige, magkita na lang tayo mamaya, ha? Pupuntahan kita dyan. Mag-ingat ka. Akala mo ba magaling ka? Mahahanap din ng bomb squad ang bomba sa San Marcelino. Oh, ano? Good luck kung mahanap niyo ang bomba. Can you stop playing games with us and just cooperate with the police? You know, I should really kick you out of my hospital. Bakit hindi ka nalang mag-cooperate sa mga police at sabihin mo kung saan sa San Marcelino mo iplinanta ang bomba? Teka, sinabi ko ba na nasa San Marcelino mo ba? Can you just stop playing games with us? Buhay ng mga taong nakasalalay dito! Palagay ko niloloko lang tayo nito. Wala naman yata talagang bomba eh. Halika na nga! Merong bomba! Pero hindi sa San Marcelino sasabok. Kasi ako sa kwarto kung saan nakahood yung bomber. May isa pa doon na pagsabog ang mangyayari. Ano? May isa pang bomba? Mukha. Ang hinala ng mga polis. Nasa San Marcelino daw. Eh, teka kung gano'n dapat mag-evacuate ng mga tao doon. Ano sabi ni Ma'am Giselle? Wala. Kailangan ko siyang makuusap. Samahan niyo ako puntahan natin si Nakarin. Tara. Dali. Gusto mo malaman kung nasa yung bomba? Halika. Halika! Halika, bilis! Sasabihin ko sa'yo. Halika, bubulong ko sa'yo. Bilis! Yung bomba, nilagay ba? Ah! Damn you! Ano ko, hibang? Bakit ko naman sasabihin sa'yo kung nasan ang bomba? Ha? Then you're going to rot in jail! Ayos lang. Mabulok sa bilangguan, alam mo, hanggat mayroong kagaya mong tao na nasa pedestal na mukhang pera at dinodiyos ang pera, may gagaya na katulad ko, mag-aaklas at lalaban sa inyo. Sira talagang ulo mo, no? Hindi mo ba alam na halos lahat ng pasyente dito ay mahirap katulad mo? Halos lahat ng naging biktima ng explosion ng dahil sa'yo ay social service cases. So can you just please tell us now, nasaan ba yung bomba? Oh, sige! Nasabihin ko, lumuhod ka muna sa harap ko. I will do no such thing! Hintayin na lang natin kung kailan sasabog yung bomba. Pero, kargo mo ang lahat ng mamamatay. Sige na. Lumuhod ka na! Sasabihin ko na eh! Uy! Bumalik ka rito! Ah! Kaboom! Paspakan natin si Annalyn. And let's give her the hero's welcome she deserves. Kung meron ditong hero, Zoe, ikaw yun. Ikaw kasi nag-share ng video eh. Yung video na pinakalat nyo para sana mapahiya si Annalyn. Ang malas nyo lang, your plan did not work out. Kahit kailan talaga hindi nagwawagi ang kasamaan eh, no, Mars? Totoo ba dyan? Zoe, hindi ka ba napapagod? Ayaw mo bang magbati tayo, tapos kapag uwi ni tatay dito, sabay natin siya sasalubungin? That's not gonna happen. As long as we're in the same hospital, we will never be okay. Zoe, alam mo bang meron pang isang bombang gusto pasabugin yung bomber? Kapag hindi natin siya napigilan, maraming masasaktan.
Habang ikaw, hindi ka makamove on dyan sa galit mo sa akin. Napaka-pride mo! Kausapin mo yung sarili mo! Annalyn! Ma'am Giselle, totoo po bang meron pa pong isang buwan pang papasabugin yung bomber? Ang bilis talaga ng balita dito sa ospital na to. So, ma'am, totoo nga po. Well, it looks like it. Pero wala pa daw bombang nahahanap yung bomb squad na pinadala sa San Marcelino General Hospital. Ma'am, kung wala po silang nakikitang bomba doon, hindi po kaya dinala niya po sa ibang ospital? Well, pagkatapos daw ng explosion sa San Marcelino General Hospital, dito daw sa Apex dinala yung sugatang bomber. At wala naman daw siyang ibang dinaanan bago siya dinala dito. Wala pong ibang dinaanan ng bomber? Ma'am, hindi po kaya nandito po sa Apex yung bomba? Can you please lower your voice? Baka may makatingdi lang makarinig sa'yo. Magkaroon pa ng pandemonium dito sa ospital na to. Sorry po, ma'am. Well, maybe you're right to think na nandito nga sa Apex yung bomba. But I don't know. Maybe we'll call the police and see what we can do. Ma'am, hindi po ba dapat i-evacuate na po natin yung mga tao? Annalyn, I don't want to cause unnecessary panic. Unang-una, hindi pa naman tayo sigurado. Pangalawa, this is still a hospital. Bakit? Basta mo ba mabubunot dyan yung mga pasyente? Hindi mo naman basta-basta may evacuate yung mga yan. I suggest that for until we're very sure, you keep everything to yourself. Ma'am, kung kausapin ko po kaya yung bomber, baka masabi niya po sa akin kung saan po yung bomba. I told you to lower your voice. I just spoke to the bomber. And mukhang wala siyang planong sabihin sa akin kung saan niya plinanta yung bomba. So what makes you think na mapapaamin mo siya? Ha? Ma'am, hindi po ako sigurado, pero ma'am, gusto ko lang pong subukan. Kasi ako naman po ay gumamag po sa kanya dito sa Apex eh. Kaya baka pagkatiwalaan niya po ako, ma'am. Kaya ma'am, please, baka pwede ko pong kausapin yung bomber? Tara! Musta? Long time na siya. Musta po yung binti niyo? Sakit pa rin ba yung sugat mo, kuya? Hindi. Okay na ako. Kaya na nga makatakbo eh. Kung papakawalan mo ako. Sige na, pakawalan mo na ako. Baliwala lang ba talaga lahat ng to sa'yo, kuya? Lahat na nasaktan at namatay dahil sa'yo, wala lang yun? Ano? Laro lang to lahat para sa'yo? Laro? Wala kang alam, doktora. Namatay ang asawa at anak ko. Dahil sa mga taong ganid sa pera. Gaya ng amo mo. Laro? Pero kuya, ano naman pong kinalaman ng mga inosenteng biktima mo? Pasyente lang din sila, kuya. Di naman sila gagamutin dun eh. Papaasahin lang sila dun at may perahan. Alam mo, walang kwenta yung mga doktor dun. Tsaka yung mga namamahala. Parang dito sa ospital nyo. Walang kwenta. Kuya, hindi naman lahat ng doktor ganun. Ako, ginamot kita agad, kuya. Pinaglaban ko na ma-admit ka kahit punong-puno na kami. Dok, iba ka kasi. Dok, mabait ka. Kung kagaya mo lang sana. Pagaya mo lang sana yung tumanggap sa amin sa ospital. Hindi na sana namatay yung asawa at anak ko.
Hindi na sana masisira ang buhay ko! Kuya, naiintindihan ko na... na gusto mong gumanti kasi nasasaktan ka. Pero kuya, may mga namatay dahil sa'yo. Di ba sabi mo, nasasaktan ka kasi nawala yung asawa at anak mo? Eh, ganun din yung nararamdaman nila. Nawalan sila ng mahal sa buhay dahil sa'yo. Kuya, hindi naman porkit nawalan ka, dapat mawalan na rin sila eh. Dok, alam mo ako na nabubuhay pa yung anak ko? Sigurado ako, idol ka nun. Mabait ka kasi tao eh. Dok, umuwi na kayo. Ligtas mo yung sarili niyo. Para marami pa kayong buhay na maligtas. Sige na, umuwi na kayo, Dok. Dito yung bomba? Tandaan mo, Zoe, kung ano man nangyari kay tatay, kung sino man may kasalanan sa nangyari kay tatay, magbabayad siya kahit nanay mo pa yon. Ayaw mong tumigil, ha? Zoe! Ayan. Zoe! Zoe! Zoe, buksan mo to! Zoe! Please, ako nang nakikiusap. Humihingi ako ng tawad in behalf of my patients and all of the people in this hospital. Sabihin mo na kung nasaan yung bomba. Luluhod ka rin pala. Andayo pang arte. Bakit ni Kuya?